kwentuhan na tayo. World-class talent ang ipinamalas ng bisita natin ngayong umaga at itinanghal siyang Best Supporting Actress ng Los Angeles Film Critics Association para sa kanyang role sa pelikulang Triangle of Sadness. At siya rin ang kauna-unahang Pinay na nominado sa Golden Globe 2023 para sa parehong pelikula. Kaya naman, i-welcome natin at i-congratulate si Miss Dolly De Leon. Welcome back to Sakto, Miss Dolly! Hello po. Magandang umaga po. Kamusta po? Naku, eh, parang June lang nung tayo'y huling nagkwentuhan, ah. Oo nga po, eh. Tapos eto na naman tayo. Nice to see you again po, Miss Ami. Nice to see you, Miss Dolly. Kakaiba ang iyong ano, ngiti at ang iyong... Kumbaga, ang iyong aura, blooming na blooming. Kamusta? Kamusta ang feeling? Ay, naku, nakakakilig po. Sobrang nakakakilig. Tsaka parang napakalaking karangalan talaga. Kasi sabi nga nila, first Filipino daw tayo na nominate. So, ang pakiramdam ko, kasama ko yung buong bansa dito sa buong ano to, karangalan na to. Sobra. Yes, sobra. As in, nung nalaman nga namin yung pagka-nominate niya, si Jeff talaga, hindi talagang ano siya, sabi, si Miss Dolly na-nominate, ang galing. Siyempre, big deal siya siya kasi hindi nangyayari sa Hollywood, di ba? Totoo. At gustong-gusto ko yung eksena mo dun sa pelikula nung ano, yung nagluto ka, di ba? Tapos parang naghahatian kayo. Tapos yung pagkakasabi mo talaga, parang alam mo yung ramdam na ramdam mo, Pinay yan. Pinay siya. Opo. Ang ganda ng dating. Ang dami nga po nagsasabi na parang tita daw yung galawan tita. Ni Ari. Oo, yun nga. I was about to say that. Galawang tita talaga yun. Parang, ikaw, ano bang ginawa mo? Parang ganun. Yes. Ano ba yung naging ano mo dun sa eksena na yun? Parang ano yung iniisip mo kung paano mo siya parang i-deliver ng, sa paraan na parang Pinoy na Pinoy ang dating? Eh, unang-una naman po sa lahat talagang Pinoy naman tayo, kaya madali. Pero more of talagang ang iniisip ko lang talaga tayo mga Pinoy, kahit na may reputasyon tayo, di ba, na hospitable, mabait, yung hindi makabasag pinggan, may tapang din tayo eh. Paglalo pag tayo inapuso, lumalaban tayo eh. Oo, iba talaga. Naramdaman mo talaga dun sa eksenang yun. Balikan lang natin muli, paano ba nakapasok sa international scene at paano mo daw nakuha itong role na to? Para po dun sa mga ngayon palang nakita si Miss Dolly, siya po yung gumanap na Abigail sa Triangle of Sadness. Ayan. Eh, ayan po, nag-audition po ako. Nagpadala po sila ng casting director dito sa Pilipinas. Noong 2018 pa to. So, nag-audition ako. Ginawa ko yung tatlong eksena dun sa pelikula na mapapanood din nyo. Kung napanood din yung pelikula, yun yung ginawa kong scene. Tapos yung ka-eksena ko yung casting director namin. Naka-video ako. Tapos pagkatapos nun, pinadala nila sa director dun sa Sweden. And then, yun po. Yun na po yung naging basis nila. And then, nakipag-meet sa akin yung director through Skype. And then, Yun na po, 2018 yun. Tapos nagsunod-sunod na eto na nga. At talagang, syempre yung mga kababayan natin, very, very proud na unti-unti na nakikilala ang mga Pilipino sa ganitong larangan ng pag-arte at ganitong field, kumbaga, diba? Kaya excited ang lahat at sabi nga ni Jeff, big deal. Anong reaction mo doon, Miss Dolly, na parang ikaw ang nagbukas ng pinto? Diba? Grabe po. Ang initial reaction ko talaga, Miss Ami, umiyak ako. As in, lumuha ako ng totoo. Kasi hindi ko talaga akalain na manonominate tayo eh. Alam nyo naman po, di ba parang pang panaginip lang yung nangyari lahat dahil nga wala pang Pinoy na nanonominate dyan eh. So yes, malaking bagay talaga siya na nakapasok tayo. Tapos after, pagkatapos po nung naiyak ako, biglang ayun na, nag-sink in na talaga. Tapos parang, alam mo yun, hindi ko ma-explain, Miss Ami. Basta talagang sobra akong kinakabahan at the same time, nape-pressure din. Kasi syempre, yun na nga, pakiramdam ko talaga hindi ako mag-isa dito. Tayong lahat to, sama-sama tayo. Pero at the same time, excited at saka honored na honored talaga na parang, parang yung pangalan ko laging may naka-attach na doon na nominated. Medyo na ano ako doon, parang hindi ako makapaniwala talaga. Ayun nga, Miss Dolly, si Jeff po ito, parang habang buhay na ngang i-introduce ka at least na Golden Globe nominated. Yes, diba? Opo, Sir Jeff, grabe. Siyempre, Miss Dolly,
ang inaabangan pa ng lahat, ito kasi mga nakukuha mo sa LA Critics, sa Golden Globe, sinasabi nilang precursor sa Oscar. Alam ko tinanong ka ni Chang 6 months ago, pero sabi mo nun, di mo iniisip. Pero I'm sure ngayon, sumasagi na kahit papaano yung posibilidad na ikaw rin yung magbubukas ng hindi pa na nangyayari sa kasaysayan na may Pinoy actor na nasa Oscar race naman. Opo, ako ang ginagawa ko na lang po ngayon talaga, Sir Jeff, kiniklaim ko na. Kiniklaim ko na atin yun. Manifesting na. Opo, manifesting na po. Opo, dati po kasi pag tinatanong sa akin yun, at dati pa ang iniisip ko, kung ano man yung mangyari, okay lang. Kung ibigay nila, salamat. Kung hindi, okay lang rin. Pero ngayon po talagang manifesting na tayo. Sama-sama na natin ipagdasal to ng mangyayari para sa bansa natin to. Yes. Pakiramdam ko para akong atleta eh. No? Oo naman. Grabe. Sobra tong karangalan na to, Miss Dali, na ibibigay mo sa atin, sa aming lahat. Sa ating lahat, hindi ba? At saka ramdam ko din at nakikita ko doon sa buong cast ng pelikula na suportado ka nila talaga. And very, very happy and proud sila sa'yo. Sobra po, sobra. Kasi parang pamilya rin kami doon talaga. Lahat kami nagmamahalan, magkakaibigan kami. Mm-mm. As in, hanggang ngayon nagtetextan pa rin kami, nagko-congratulate po tuwing may nananalo ng award. Kasi po yung pelikula, all over the world, lalo na sa Europe, nakakatanggap ng award. Every time may bagong award, nagko-congrats kami. Sobrang mahal namin ang isa't isa. Kahit na parang, di ba si Abigail yung parang nangongontra sa kanilang lahat. Pero nagmamahalan po kaming lahat. Kaya excited kami. Kasi pati po yung pelikula nominated eh. So, yun, malaking bagay din po yan. At syempre, excited rin kami na makita ka pa sa mga susunod mong project, Miss Dali. At ang balita ko, mayroon kang special participation sa Dirty Linen. Anong role mo dito? Alam niyo po, Miss Ami, hindi ko po pwedeng i-reveal kasi... Abangan! Oh, secret! Abangan! Yung role ko po, ibig sabihin yung role ko. Kasi medyo spoiler po siya pag nalaman yung role ko. Pero abangan namin yan for sure. Ang pwede po nating sabihin is, importante yung character na piniplay ko dun sa storya. Yun po. Ayan. So, kaabang-abang. Parang nasa Marvel movie pa Kailangan abangan man. Kailangan abangan yan mula sa Dreamscape. At syempre, mensahe mo, Miss Dali, sa mga aspiring actors. Ang mensahe ko sa mga aspiring actors ay, basta po hindi masama mangarap. Libre po mangarap, tuloy-tuloy lang po tayo. Pero habang nangangarap tayo, wag lang po tayong uupo at maghihintay ng grasya. Magtrabaho tayo, mag-aral, mag-attend tayo ng mga workshop, ng mga classes para ma-master natin yung craft. Kung wala po tayong pera para doon, maghanap tayo ng mga kaibigan na artista rin na mahilig umarte, mag-practice po tayo kasama isa't isa, basa tayo ng script. Totoo yan. Mahirap talaga maging artista, pero sabi nga, nasa pagtsatsaga, determinasyon, di ba? Mensahe mo sa iyo mga taga-support at mga nagmamahal sa iyo, Miss Dali, na proud na proud, syempre. Ay, mahal na mahal ko kayong lahat. Para sa atin to, magdasal po tayo, ipagpatuloy po natin itong ating journey towards being nominated at manalo, hopefully. Maraming salamat sa inyo. Kayo po ang lakas ko eh. Kinukuha ko ang lahat ng lakas ko sa inyo. Kaya importante sa akin na lagi kayo nandyan. Mukhang marami pa kaming pelikulang aabangan mula sa iyo, Miss Dali, ah. Sana po. Ayan, next year meron na po Keys to the Heart. Lalabas na po yan sa March. Sa mga sinehan, directed by Kerwin Goh, starring Zanjo Marudo and Elijah Canlas at ako po. So, and Katya Santos. So, masaya po yun. Meron pa pong duyan ng magiting sa Sinimalaya at saka Itimak Pupukaw. Busy si Miss Dali. Sa Hollywood din. Sa balita ako, meron din gagawin si Miss Dali. Meron po sa March, mag-start na po tayo mag-shoot. Hindi ko pa pwede i-reveal yung title, pero comedy po siya na independent film po na gagawin na namin sa March. Ang role ko po doon ay parang stepmother nung bidang lalaki. Excited po doon dahil maganda yung role. Tsaka may pangalan yung role, guys. Ay, wow! Alam mo, Miss Dali, sobrang happy kami.
para sa iyo. Triangle of happiness. Oo, triangle of happiness, hindi sadness, kaya marami pa kaming aabangan. And sana makabisita ka rito sa amin sa sakto ng live. Bago ka pumunta ng Amerika para mag-shoot. Yes, sana. Sana po para finally magkakilala tayo, Miss Ami. Yes. Lalo sa Zoom. Oo nga. Sige po. We are so proud of you, Miss Dali. And again, congratulations. God bless you even more. At mag-iingat ka. And we hope to see you soon dito sa studio, ha? Thank you so much and God bless you to more power to your program. Yes, thank you. Po. Ayan, supportahan po natin ang mga pelikula at mga teleseryeng gagawin pa ni Miss Dali. Congratulations again. Congratulations. Thank you. Manifesting thank you. Oscar. Manifesting na tayo. Dali De Leon. Kasama mo kami sa prayers, Miss Dali. Good luck. Thank you. Good luck. Po. Good luck.